Pilipinas, game ka na ba? Well, kung mapasa ang tinutulak ng ilang mambabatas ng Maharlika Wealth Fund, dapat game ka nang ipasugal ang pensyon mong pinaghirapan ng ilang dekada. Ito ay dahil parte ng 275 billion pesos na inisyal na kapital para dito ay manggagaling sa Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS. Sa ilalim ng panukalang unang inihain ni na House Speaker Martin Romualdez at Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, ang Maharlika Fund ay popondohan ng SSS ng 50 billion pesos at ng GSIS ng 125 billion pesos. Ang tanong, may pera bang ganito ang SSS at GSIS? At kung meron man, pwede bang kalikutin ito ng basta-basta lang? Alamin natin, anyari. Ang Maharlika Wealth Fund ay tinatawag na Sovereign Wealth Fund, isang korporasyon na pinapatakbo ng gobyerno para mag-invest sa iba't ibang bagay katulad ng stocks. Kadalasan, ang mga Sovereign Wealth Fund ay tinatayo ng mga bansa na may ekstrang pera katulad na lang ng Singapore. Kaso ang Pilipinas, walang ekstrang pera. Hindi lang yan, kulang pa nga. Kaya hindi maiwasan ng iba na magkaroon ng agam-agam tungkol dito sa Maharlika Fund, lalo na't parte ng gagalawin dito ay pensyon ng mga retirado. Interestingly, isa sa mga kumukontra sa paggamit ng pensyon para sa Maharlika Fund ay ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senador Aimee Marcos. Para sa kanya, dapat daw zero risk ang retirement funds na sabi niya ay nauubos na dahil sa pagtaas ng presyo. Bukod pa dyan, labag din daw sa konstitusyon ang paggamit ng investable funds ng SSS at GSIS para sa Maharlika Fund. Iyan ay ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Para daw kasi sa lahat ng Pilipino ang Maharlika Fund, samantala ang SSS at GSIS funds ay para lang sa mga members. Ani Carpio, parang kumuha daw kasi ng private property para sa isang public purpose ng walang kabayaran. Ngunit para kay GSIS President Wick Veloso, wala naman daw problema sa gustong buuin ng Maharlika Fund. Sabi niya nga na ngayon na raw ang magandang oras para mag-invest para palaguin ang pera ng taong bayan. Pero sabi ni Marikina Representative Stella Kimbo na isa sa mga nagtutulak ng pagbuo ng Maharlika Fund, tatanggalin na raw nila ang SSS at GSIS bilang source ng puhunan para sa Sovereign Wealth Fund na to. Ani Kimbo na validate daw ang mga agam-agam ng mga Pilipino sa mga consultations ukol sa panukala. Ngunit kailangan nating tandaan, lahat ito ay salita lang hanggang sa pinal na malagay ito sa batas. Bukod dyan, syempre may concerns din sa timing ng panukalang ito sa panahon ng nagbabadyang pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Tanong ng iba, dapat ba talagang magsimulang mag-invest ngayon? Sabi ni dating Senador Bam Aquino na dati na ring nagtulak ng pagbuo ng isang Sovereign Wealth Fund, parang hindi swak ang timing para dito dahil na nga sumadsad ang ekonomiya dahil sa pandemya. Ani niya, mas maganda kung magbibigyang prioridad ang pagbigay ng tulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilyang Pilipino. Pero kayo, ano sa tingin niyo dito sa panukalang ito? Pabor ba kayong isugal ang pensyon niyo? Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayong bagong araw, i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe na sa philstar.com at i-follow ang aming mga social media accounts. Masumuli! Paalam!